Kamusta mga kasagpi and welcome back for another Summoners War Chronicles video. Gusto ko lang gawa ng quick guide video, like top 3 na tips para sa mga beginners, right? Mga beginners lang to, so mga pro dyan, don't hate. Anyways, so first off, halos lahat naman ng game girl to. So, finish your MSQ. Yung MSQ is, ang ibig sabihin nun, main story quest, right? Main story quest. Ay pag nagawa mo yung mga main story quest, ma-unlock mo yung mga contents katulad nito. Ito, hindi ko main tong summoner na to, kaya mahina pa. Main ko si Kina. Yun, tingin mo to. Hindi ko ito importante to, gawin mo agad. Hindi ko magawa kasi kailangan mong Act 5, Chapter 46. Act 4 pa lang ako. Pwede mong gamitin to. Ako hindi ko ginagamit diyan kasi madali lang naman eh. Kung pagkatsaga mo lang kasi mahaba. Paulit-ulit, like dungeon, paulit-ulit. Yan. So, yan ang unang kaya priority mo pag ka-join mo lang ng game. May story quest mo agad, diretso. Halos lahat naman ng game, di ba? Ganun ang laging suggestion na tapusin ang may story quest para ma-unlock mo yung mga contents. Tapos niyan, kakaroon ka ng mga rewards. Minsan, nakukuha mo na pupunta sa inbox. Ngayon, never mong i-claim. I-claim, oops, munti ka ko naman. Kala ko na-click ko yung claim all. Never mong kiklaim all. Ipunin mo, wag mo lang pa-expire. Pinakamatagal niyan, ito. 3 days. Usually, 1 month lang. Ito siguro special something. Sa special ko nakuha. Ayan, sa challenge arena ko nakuha yan. Wag mo kunin agad. I-rotate mo. Unti-unti. Depende sa event. Ngayon, kung gusto mo yung event, katulad ngayon, ang event ngayon, yung record ko to, itong Raising the White Larva. Right, the wasting, per one energy na na-use mo, magkakaroon ka ng 1 leaf. Pero ang minimum naman ng magagawit mong energy is 10. So, bawat gawit mo ng energy, magka-leaf ka. Ngayon, pag naka-leaf ka, katulad niya, meron ng 60. 80 minimum bago maka-stamp nito. Tawag dito kasi, tawag niya, parang bingo card tawag dyan. Ngayon, pag magkaroon ka ng, pag nagawa mo na to, na hilera mong ganyan, na lineup mo, makakakuha ka na itong larva na to. Tapos, pag meron ka ng larva, pwede mo nang, kasi meron ka ng 150 na larva, makukuha mo na itong reward, i-claim all mo. Ngayon, gawagawag ka energy. Dito sa event lang to, nawawala ito, katulad niyan, 10 days na lang. Ito, 10 days na lang din, pareho ito mawawala. So, syempre, mabubusa ka ng energy niyan. Kukuha ka dito sa inbox, dapat meron kang stock dito. Kaya, wag ako, nirotate ko yan. Halos, lagi, ang titignan ko kung ilan yung time left na lang. Kung malapit na mawala, sa ako kinukuha. Nakukuha mo yan, minsan, from here. Check nyo rin to. Kiklik-klik nyo sa mga coupon, alamin nyo yung coupon. Yun lang yun sa game, medyo yun ang trabaho sa game. Kasi, lalo na katulad ko, free-to-play player ako. Ayoko gumas sa game. Pero minsan, siguro, kahit paano maliit. Pero, majority of it, ayoko. Yun ang goal ko. Yung kakalimutan yan, meron dito. Nakuha ko na eh. Check nyo lang lahat kung meron. Minsan pwede kang bumili ng crystal. Gagamitin nyo yung crystal. Check nyo. So, ayan, ito katulad to per week. Kunin mo yan. Ano yan, pang gold maliit. Pero ito pinaka-kinukuha mo dyan yung ticket para ma-instant mo yung mga dungeon. Yes, mapupunta yan sa checkbox. Sa inbox. Hindi yan, malamang sa ilalim yan. Yun lang, so, habang ginagawa mo to, katulad nga nung kailangan mo ng energy, naubusan ng energy. Kunwari, naubos mo na yan. Alamin mo kung anong kailangan mo para makakuha na ito. Katulad nito, fruit. Sa clear path of growth. Every 10 na clear path of growth na nagawa mo, may makakuha kang 5. Tapos ang weekly limit niyan, hanggang 20 lang. Diba, paano pag clear path of growth lang ginawa mo? Mapupuno yan. So sayang energy mo, hindi ka makakuha nito. Ito namang gawin mo. Tapos ito, habang gumagawa ka niyan, accumulate ka rin ito ng leaves kasi energy lang naman kailangan ito, hindi walang kailangan ibang requirements. Yan, tapos next, pag napuno na rin to, ito naman. Tapos katulad nito, pwede ko nang unlock ata, pwede ko nang gawin ito eh. Yeah, pwede ko nang gawin dito sa sa bago o summoner. Pero pagdating dito sa raid, dito mo makukuha yung malalakas na weapon, hindi ko pa magawa kasi kailangan ko ng Five. Paano kung lalakas kung hindi ko makukuha to? So, kailangan mo itong gawin yung event. So, save your rewards, especially energy rewards. Huwag mong i-accumulate sa isang pag kasi napuno to,
pag napuno ito, ito lang kukuha ko ng tatlo. Kasi ano to, sulit daw pag kumukuha ka daily nito. To. Kasi katulad na to. Per 100 crystal. Tapos nalagdagan ng 200 crystal, right? Pag tatlo na, 250 crystals na ang nalagdag. That's fine. Pero pagdating ng 4, ilan na nalagdag? 300 na. Like, lumalaki. So, mga hanggang tatlo. That's fine. E ako, nag-hoard ako na itong crystal. Hindi ko ganong ginagamit ito. Kasi pwede mo na rin itong gamitin pang summon. Kung summon ka, ngayon lang, mayroon lang ako scrolls kaya hindi lumalabas. Pero pag wala ka ng scrolls, pwede mo gamitin yung crystals. It's like 1,000 something para sa 10 summon. Yun nga. Tapos, ngayon, pag puno na ito, hindi ka nag-accumulate ng hindi ka mag-generate ng energy per hour. Ayun, okay. One energy is recharged every 5 minutes. Pag puno ito, sayang yung nag-generate ka sana free energy. Right? So, gamitin mo lang yan. Ubusin mo to bago ka matulog siguro. Para habang tulog ka, nag-generate. Pagising mo, may energy ka agad. Ayun, so, okay ka na sa energy. Hindi mo na yung basic system ng energy. Ngayon, pag okay ka na sa MSQ mo, medyo mataas na yung MSQ mo, medyo malayo ka na sa MSQ. Always check this. Ito, dyan. Click mo yan. Tapos katulad na ito, Mushroom Village. Ito yung meron ngayon. Ito, wala lang yan. Pinapakita lang yan mga kung yung binibigay sa'yo. Pero ito event to eh. So, tapos ayun. Nakalagay dito, makakaroon ka ng Mushroom Fortune Cookies every time nag-check in ka sa game. Makakuha ang 5. Tapos pa nag-spend ka ng energy ng 120, makakuha ka ng 10. 15 per day. Right, 15 per day. 15 points makakuha ko per day. And accumulate na ako 85. And nakakuha ko na rin yung iba. Pero hindi ko kinukuha agad lahat-lahat. Kasi napupunta sa ano mo yun eh. Sa inbox mo. And click ko isa. And nakalagay kasi random. And sasabihin niya sa'yo after yung nakapili. Nasa inbox mo. Right. And ngayon, pag kinuha mo lahat yan sa isang araw, same expiration yan. So, kaya ako hindi ko kinukuha agad-agad. Pero huwag niyong kakalimutan kasi nag-expire itong mga event. So, alamin niyo kung kailan mawala hanggang January 21st. Right? So, dapat before January 21st or January 3rd at January 20, ubusin niyo na to. Pero huwag agad-agad, huwag niyong ilalahat. Kasi nga, expiration yan, pare-pareho. So, mangyayari niyan, katulad nito, parang 2 days left, kukunin mo na lahat yan sa isang araw. So, kinabukasan, kung wala ka ng reward, wala ka ng makukuwang, minsan kasi energy binibigay, di ba? May energy dito eh. Especially yung sa energy, huwag yung sabay-sabay kukunin. Katulad niya, may titira ako. Inunti-unti ko yan. So, do events. Katulad na to. Ito ang events ngayon. Usually, parang you just spend energy lang yan. Pero lang pag may ganito, may limit siya. Yun, sana madami kayo natutunan sa video na to. Paki-like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Mana.